Yo mga kap, welcome back. Naku, maraming salamat po na kapalik kayo sa ating channel. Kapuntos page po, bumabati sa inyo ng magandang umaga, hapon, gabi. Magandang po kayo lahat. Magandang hapon po mula rito sa Chicago. Medyo mainit ngayon kaya nag-iteroid tayo. Manonood sana tayo ng air and water show. Pero napakarami talagang tao doon sa lakefront. Kaya hindi ako makapag live gawa ng mga may mga live music kasi baka tayo ay madali ng copyright, no? Kaya dito lang tayo, tahimik, walang gulo. At medyo maraming nagsisigawan doon, maraming mainit na ulo. Kaya dito na lang tayo, relax lang sa dati nating spot kung saan na. At pakita ko sa inyo yung aking view kung bakit gusto ko rito. Ayan, yan lang naman ang view natin mga kapi. Nakita nyo naman na yung Lake Michigan. Tapos makita nyo yung mga bangka, lilipa ng mga bangka. Sa bandang kaliwa, makikita nyo yung Navy Pier. Right there. Yan ang Navy Pier. So, Lake Michigan. Tapos, Chicago River. So, yan. Enjoy lang tayo dito mga kapi. Hinihintay ko rin. Baka may tumang mga fighter jet planes. Yan. Kasi may mga show ngayon, dalawang araw. Air and water show. Kaya, hinihintay natin. Baka mamaya may mapadpad na mga mga F-18 na ba ang ano ngayon? Hindi ko na alam eh. F-16, F-18, mga Raptor na ganyan. No? Anyway. Pag-usapan natin yung naging laban nga pala. Kapon, hindi natin napanood. At saka yung naging laban nila nung una. Alright, so yung laban kanina, natalo sila against Montenegro. No? Medyo mataas yata yung tambak. May labing 10 mahigit basta. At ang ating pagbato si Kai Soto ay 0 points pero meron siyang 1 rebounds, 1 assist ba? O no, 3 assists. Meron siyang 3 assists at meron siyang shot block na isa. Ang highest score natin si Jordan Clarkson with 27 points. And I think si Junmar Fajardo, no, nagkaroon din ng mataas na score dito. Kaya nga na talaga, hindi natin makita kung ano nangyari, no? Kung bakit tayo natalo. But anyway, kasama nga, kaya nga may tune-up game para ma-correct yung mga mali. And 14 minutes yata ng laro ang ating papanto si Kai Soto. Ito 0-for-3, no? Tatlong beses lang siyang nag-shot attempt. Kaya mababa yung shot attempt niya, tatatlo lang. And nag-mintes pa. Pero talaga nagsishare ng bola. Kung makikita nyo, si Kai Soto nagkakaroon siya ng 3 assist kahit papano. So, imbis na itira niya, sinishare niya yung bola. Di lang natin malaman kung kanino yung pinasa yung bola. Again, wala tayong highlights. And then, kudos din sa game 1 nung nanalo sila versus Ivory Coast. No? Again, andito na naman tayo sa pagkakataon na wala tayong alam kung ano pa talaga ang nangyari and mga maliliit na clips lang yung nakita natin. We'll see kung anong mangyayari versus Mexico, yung last tune-up game nila. Hopefully talaga sinasabi ko na noon itong si Chot Reyes, huwag nang paasahin yung iba para magkaroon sila ng chemistry. Yung mga dapat na players nila, pindalawa, naglalaro na dyan sa last na 3 tune-up games para magkaroon sila ng chemistry. Nakakahalo-halo eh, pinapaasa niya pa yung iba. Pwede naman putuli niyan. Hindi naman pwedeng sabihin na kasi mahirap mamili. Grabe naman. Eh ang USA nga halos pagkarami-raming pwedeng pagpilian. Nakapili sila na labing dalawa eh. Tayo pa. Pagka-arte-arte naman itong ni Chot Reyes na ito eh. Di pa makapili. Ano ba yan? Sobrang pulido pa talaga ng mga players natin. Talagang lahat eh one of one, no? Pamili na kayo para talaga yung chemistry mabuo na, hindi yung magugulo pa yung shared ng minutes eh. Imbis na yung minuto na ibibigay na sa tamang players, na ibibigay pa sa iba. No? I know na dadating sa pagkakataon na kailangan mamili, pero tapusin na yan. Dapat noon pa. Dapat tayo maraming options talaga. Kung talagang iisipin mo, dapat talaga nakapag-desisyon na sila, pero talaga wala tayong magagawa, no? Hintay na lang tayo at sila rin naman masisisi dyan sa mga pinagagawa ng mga coaches natin, no? Especially si Chot Reyes. Siyang namumuno dyan, so siyang may dahilan paano at ang may mga kagagawan sa mga kalokohan na yan.
Game 3 nila, hopefully manalo sila versus Mexico, para kasi going towards the FIBA, no, magkaroon sila ng parang mataas na self-confidence dito sa paglalaro ng basketball. And again, no, this is not the first time na natalo ang Gilas. They will bounce back, but again, it's gonna be tough. I'll be honest with you, with Dominican Republic, pinahirapan din nila nung una itong ano eh, itong Espanya, no, nung nagkaroon sila ng ano, tune-up game. Medyo dikit din ang laban bandang huli. Nakaagwat lang ng konti yung Espanya, mga 8 or 9 points siguro ang lamang. Pero mahirapan tayo against Dominican Republic and Italy. Baka pati nga sa dito sa baka sa Angola, baka doon pa nga tayo madali. Kasi ayabang talaga nito ni Chute eh. Parang minaliit niya naman yung Angola at saka itong Dominican Republic. Doon lang tayo dapat manalo. Eh, meron pang ganyan. Ayan ang coach natin. Yung ganyan magsalita. Tapos sabihin pa na si Kai Soto ay hindi NBA player para hindi mag-practice. No? Yan ang, ano, yan ang drama na natatanggap natin sa team na ito. Kaya wala na tayong magagawa kundi pagtsagaan. Yung may kontrata ba yan? Ano ba? Si Chotre, si Coach Chot, kasi marami na nanawagan na alisin na raw at palitan na. Too late na po alisin. Too late na, hindi na po tayo, wala na po tayo magagawa. Kung baga sa ano eh, baka siguro sa susunod na lang eh, baka si Jimmy Alapag na ang kunin nila, no, na head coach. Pwede naman si Jimmy Alapag kasi malaki na may experience niya eh. At saka malaki may tutulong, may dadala niya dito sa atin. But anyway, thank you so much mga kap. Magandang hapon po sa inyo. At ako, natabi ako na kalsada, kaya yumuyog-yog. Pagpaumanin nyo na. At God bless you all. We'll see you again in the next video. Bye-bye.